Sir Narrator Kulas, ang kwentong ito ay tungkol sa aking kaibigan noon dito po sa aming probinsya ng Antique. Nasawi sa isang malagim na aksidente noon ang magulang ng aking kaibigan. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Nunoy. Katirikan ito noon ng araw nang sila ay masagasaan ng rumaragasang sasakyan papauwi galing sa pagbebenta ng gulay. Lasog-lasog ang nakaladkad na katawan ng kanyang tatay at nagkalat naman sa may kalsada ang utak ng kanyang nanay. Natandang-tanda ko pa na bukod tanging siya lamang ang tumatangi sa buong linggo ng paglalamay. At magmula nga ng maulila ito ay talagang hindi ko na maiwasang sa kanya ay maawa. Dahil sa murang edad pa lamang nito ay pinagpasapasahan na lamang siya ng kanyang mga kamag-anakan upang gawing alila o utusan. Hindi na din muli pa itong nakapag-aral at ginagawa na lamang katulong sa kanilang mga tahanan, pati na sa may mga kabukiran. Naika pa nga ng ilan, papaano pa kaya kung ang aking kaibigan ay isang babae na malamang ay hindi lamang simpleng pang-aabuso ang kanyang mararanasan, na baka ito pa ay mapagsamantalahan nang walang kalaban-laban. Ngunit ang mas masakit pa nito ay tila hindi pa nakontento ang kanyang mga mapang-abusong kamag-anakan, dahil napabalitaan namin na pasimple pa itong pinapa-arkilahan para kanila pa itong mas mapakinabangan. Gumagawa ito sa mga sakahan pati na sa koprahan. Iniaalok ang kaibigan ko para ito ay magtrabaho. Na minsan, nakausap ko pa ito na kung totoo nga ba ang mga kwento-kwento na dito ay lubos pa akong naawa. Dahil parang wala na ito sa kanyang sariling katinuan at wisyo. Ngumingiti na lamang ito at iniiba ang aming usapan. Damang-dama ko ang sakit sa kanyang kalooban na halatang ikinukubli na lamang. Pero ulat ko ang balitang nakarating sa amin, dahil may bumili na daw sa aking kaibigan. At hindi ito basta lamang balitang dapat ipagpasawalang bahala, dahil ika ng aking tiyuhin ay sa lahat pa naman ng pwedeng bumili sa kanya, bakit pa ang kilala sa aming lugar na siyang pinaghihinalaang matandang aswang. Kilala ito sa amin na madalas na nakikitang umaaligid tuwing gabi sa mga kabahayan. Hindi palakibo, hindi nakikihalubilo, at madalas namamataan tuwing gabi. Wari umaaligid na ayon pa sa kwento noon ng aking nanay, na noong ipinagbubuntis daw niya ako ay palagi itong nakikitang palibot-libot malapit sa aming kabahayan. At tuwing gabi ay maririnig ang nakakapangilabot na mga paghuni ng hindi malamang hayop. Kaya madalas pong magbantay gabi-gabi ang aking tatay dahil daw sa may nilalang na umaaligid sa aming tahanan. At isang gabi, papauwi na daw galing ng bukid ang aking ama noon nang matigilan ito sa kanyang paglalakad sa gitna ng pilapil, dahil may nakasulubong ito, isang napakalaking baboy. Isang malaking baboy na may kagat-kagat na puno ng saging, tila hinihila at
umaangin. At nang hanapin na nga ito ng aking tatay, ay halos himatayin daw ito dahil biglang tumayo sa kanyang harapan ang malaking baboy. Opo, halos napitawan pa nga daw ng aking ama ang hawak nitong itak. Dahil papaano ang isang malaking baboy ay makakatayo? Nabuti na lamang ay biglang sulpot naman ng aking tiyuhin na may dalang sulo ng apoy. Kaya mabilis daw na tumakas ang malaking baboy, papalayo, at tumatakbo daw ito nang nakatayo. Naikako pa nga sa aking tiyuhin, bakit sa lahat ba naman ng tao ay doon pa nila ito ipinagkatiwala? Talagang nakakapanggigil, mga walang puso. Sagot naman ng aking tiyuhin ay sino nga naman daw ba ang makakatanggi sa malaking halaga ng salapi? Kaya kahit ang sarili nilang kadugo ay kanilang ipinagbili. At sabi pa nga sa mga bulong-bulungan na kaya daw ito ay ganoon na lamang tapunan ng malaking halaga ng matandang aswang. Ang aking kaibigan ay dahil ito na lamang daw kasi ang kanyang huling pag-asa upang mapagsalinan. Sapagkat mag-isa na lamang daw ito sa kanyang buhay, tahimik na naninirahan sa maliit niyang bahay doon sa may malapit sa isang lumang tulay. Na nakapagtataka pa ay wala din daw itong kamag-anakan agang nabiyuda sa kanyang asawa, na ayon sa kwento tungkol sa matandang ito na kaya daw namatay ang mister nito ay gabi-gabi hinihigupan niya ang kanyang asawa ng dugo. Kung kaya ay ikinamatay nito ang tuluyang panghihina. Labis akong nangamba, lalo pa matapos ngang kunin ang aking kaibigan sa kanyang huling kamag-anakan na siyang nakinabang sa kanya, ay hindi ko na muli pa itong nakita. Sadyang nakakalungkot talaga. Lumipas ang mga araw, linggo, at mga buwan, talagang wala na akong balita tungkol sa kanya. Na ayon pa nga sa mga sabi-sabi, isinama na daw ito ng matandang babae doon sa kanilang kuweba upang gawin na itong aswang. Na dito po ako natawa dahil para namang hindi na ito kapanipaniwala at masyado na lamang malikot ang kanilang mga imahinasyon. Ngunit isang araw, pumutok ang isang balita na ikinagimbal ng lahat. Dahil may namataan daw na isang aswang doon sa may silong nila Mang Erning. At nang sumunod na gabi naman ay doon sa may manukan nila Aling Karing. At ika pa ng ilan, may namataan daw na isang aswang na nakatungaw sa may pintana. Naaktuhan daw itong nandilisik ang mga matang nakasabit sa may dingding at tila may sinisilip habang naglalaway. Na mas ikinabahala ko pa noon, ayon sa mga matatabil na dila, ay malamang ito daw ang aswang na matanda at kasama nitong nangangaswang ang aking kababata. Oo, sila yun. Siya na yun, no? Walang duda. Aray ko. Huwag ka nga masyadong pintangera dyan, Mars. Eh, wala ka namang ebidensya eh. Totoo naman eh.
Malay mo naman, di ba? Hinawaan na niya si Nunoy nung pangit na matandang aswang na yun. Tapos, isinasama na niya sa gabi-gabing pangtitrip nila doon sa mga bahay-bahay, sa mga bubungan, para mga aswang. Di ba? Nako, talagang nakakapangilabot at nakakaawa naman talaga yung batang yun. Ang bait-bait pa naman. Dus! Mabait-mabait. Ganyan naman kayo eh. Nakakayo maawa kung kailan huli na. Magagaling lang tayo magsalita, di ba? Para makising patya. Pero nung naandyan yung kawawang bata, pakalat-kalat. Diyos mio, hindi ba kayo nakakaluto ng almusan eh? Pinagchichismisan nyo na, imbis tulungan nyo. Aray ko! Eh bakit ako yung inaaway mo, ha? Aray! Aray ko! Nakarating ko lang dito eh. Aray! Sorry na. Inaka-hybrid mo ako? Sorry na nga. Ay, mangkaka. Mangkaka. Pabili na nga lang ng suka. Baka shoplakin ko to eh. Sabi dyan. Nakaarang kape, no? Kala mo kung sino to. Aray! Sabi dyan. Sabi dyan sabi. Ay, ako din po, mangkaka. Pabili ng lubid. Sakalin ko lang to. Aray! Ano? Ha? Ha? Ay, sinasabi ka? Hindi. Naka ba? Joke lang. Naayon sa mga sabi-sabi sa aming lugar ay malamang nga daw ito ay tuluyan ng nayanggaw. Napapailing na lamang kami sinapit ng kanyang buhay na kung may kakayahan lamang din ako noon na matulungan siya ay ginawa ko na. Subalit, may malaki din kaming pamilya at alam kong hirap na din ang aking mga magulang sa pagtataguyod ng aming buhay. At isang gabi, galing po ako noon sa may bayan na utusang bumili ng gamot at ilan naming importanteng gamit na dahil Linggo ay napakaraming tao kaya ako ay nahirapang mamili at inabot na nga ng gabi. Sa aming lugar po kasi noon, kapag inabutan ka na ng taktang oras sa huling biyahe ay talagang maglalakad ka na ng pauwi na napakaswerte mo kung may mapadaan na sasakyan at tiyak na makakauwi ka na ng madali. Naglalakad po ko noon. Napakatahimik ng gabing ito. Tanging yabag lamang ng paa ko sa maalikabok na lupa at kunin ng mga kuliglig ang maririnig sa buong paligid. Kaunting distansya na lamang at malapit na ako sa aming tahanan. Nang bigla akong matigilan, may nakikita ako. May dalawang anino. Tahimik na nakatayo ang mga ito doon sa may harap ng nakasaradong bahay. Kaya nagdahan-dahan akong naglakad upang hindi makalikha ng ingay. At nang ako ay medyo nang makalapit, ay halos manlaki ang aking mga mata dahil sa aking nakikita. Sapagkat tila totoo nga, isa ng ganap na aswang ang aking kaibigan. Kitang-kita ko itong tila inuutusan ng kasama niyang matandang babae na sumilip, manubok doon sa may nakasaradong bahay. Umaaligid ito, paikot-ikot na tila may hinahanap. At halos mapasigaw ako nang bigla pa silang sabay na lumingon sa akin. Para po akong inatakasan ng ulirat dahil sa pagkakataong ito, lalo pa nang maaninag ko ang nanlilisik na mga mata ng matandang aswang habang nasisinagan ito ng liwanag mula sa bilog na buwan. Tila galit na galit. Subalit, nagbago ang lahat nang biglang matamis na ngumiti ang kaibigan ko doon sa may dilim. At parang kaswal lamang itong kumakaway habang tuwang-tuwang nakatingin sa akin. Lumingon muna ito sa kasama niyang matanda bago ito lumapit. Namarahan namang tumango ang kasama niyang matanda sa kasumenyas
na wari ay gawing maikli lamang ang aming pag-uusap. Nandito po. Nandito ko nalaman ang buong katotohanan. Ayon na din sa aking mga nasaksihan. Sapagkat, narito lamang pala sila upang maningil ng mga pagkakautang. Nek! Aba, Nonoy! Gabing-gabi na! Naniningil pa rin kayo? Ang tindi niyo naman! Kala ko naman kung anong klaseng paniningil ng utang yung ginagawa niyo eh. Yung pala, literal na utang? Pahihiya talaga sa inyo yung kolektor ng tubig at ilaw. Dapat sa inyo nag-seming at lalo yung mga bombay eh. Ang tindi niyo! Na yun pala, papauwi na din sila. At nadaanan lamang itong huling kabahayan para sa perang napakatagal nang nahiram. Dito ko naisip na kaya din siguro ito palaging namamataan sa mga bahay-bahay ay dahil sa matyaga nitong paniningil sa mga taong sa kanya noon ay humingi ng tulong. Subalit, matapos ang lahat ay madali siyang pinagtataguan at iniiwasan. Na ang mas masaklap pa nito ay tila mas maugong pa ang mga kwentong nakakatakot na siyang iinabit sa matandang babae kesa ang tahimik nitong pagtulong sa kanyang kapwa. At kaya pala kinuha ng matandang babae ang kaibigan kong si Nonoy ay dahil na din sa katandaan. Malabo na ang kanyang mata at hirap nang makakita. At upang ito ay kanyang magabayan sa tuwing gabi, lalo pa ito ay madami na rin nararamdaman. Masalimuot din pala ang buhay ng matanda dahil ang totoong kwento sa pagkamatay ng kanyang asawa ay ang malubha nitong sakit na napabayaang anemia. At nang ito ay masawi sa kanyang sakit, saka nabuo naman ang kwentong katatakutan na sinisip-sip daw nito kuno ang dugo ng kanyang katipan. At ano ka mo? Sinisip-sip ko ang dugo ng aking asawa. Diyos mio, e paano mangyayari yun? Iglesia ako eh. Iglesia! Diyos mio, o siya Nonoy, halika na. Hindi nalalabas yung mga hinayupak na yan. Kanina eh, bukas pa yung ilaw. Eh narinig lamang tayo. Bigla na lamang nag-brown out. Ang dami-daming tsinela sa may pinto. Tapos walang tao. Diyos mio, halika na, umuwi na tayo. Sir Narrator, hindi ko malaman kung ang kaibigan ko ay swerte ba o malas. Dahil ngayon ay dinadamitan siya ng taong ika ng aking mga kababayan ay isang matandang aswang. At di malaon ay ito naman ang magiging tampulan ng kwentong kababalaghan. Ngunit, alam niyo po ba na ang kaibigan kong si Nonoy ay mas nakapagtapos pa pala ng pag-aaral kesa sa akin? Dahil sa maaga akong nakapagpamilya at siya naman ay balita ko narito sa may Maynila at namumuhay na may kaya na ika ng aking tiyuhin. Totoo talaga ang balita na kung kaya siya ay binili ng matanda ay ito ang sasalo sa mga maiiwan nito. Dahil nang ito nga ay pumanaw, ipinamana ng matandang babae sa aking kaibigan ang lahat ng kanyang ipon, pati na ang mga pag-aari nito, kahit na sa kabila na hindi sila tunay na magkadugo. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Naway naibigan ninyo at nakapagbigay ng aral. Maraming salamat po. At hanggang sa muli. Mga kaibigan, labis akong natuwa sa ibinahaging kwento ni Ginoong Ramon Narciso. Napakalalim, may kurot sa puso, pero nakakamangha yung dulo ng kwento. Diba? Dahil ika nga, kung sino ba talaga ang hindi natin tunay na kadugo ay sila pa mismo
yung mga tao na mas nakakatulong pa sa atin ng totoo. Hindi ba? Na kung sino pa yung pinaparatangan nila ng negatibo at masama, ay ito pa pala, ang tunay na may gininto ang puso para sa kapwa. Grabe, di ba? Yung tipong nagagawa pa ng matanda na magpautang sa iba, sa kabila na alam niya na sa kanyang sarili, na kung sakaling siya naman ang mangangailangan, ay wala siyang ibang maaasahan na mag-aabot ng tulong sa kanya. Tapos pinagkakalat pa na aswang yung matanda, di ba? Eh mas badatong pa pala yung matanda kaysa sa kanila. Galing din eh, no? Ayos, ha? O, siya mga kaibigan, medyo hindi na ako nakaporma ng panggugulo ng kwento ngayon eh. Medyo nagbabadali kasi ako eh. At yun nga po, kung inyo pong nagustuhan ang ating naitampok na maikling kwento sa pagkakataong ito, ay huwag mahihiyang pindutin ang like at ang subscribe button. Nang sa gayon ay medyo makiliti naman natin sa YouTube na maipaabot pa sa iba nating mga kaibigan na nais mapakinggan ang ating mga kwentong kalokohan. Kwentong katatakutan! Sabi! At kung hindi naman sa pagmamalabis mga kaibigan, ay iwanan nyo na rin po ako ng simpleng motivasyon sa comment section. O kaya, mag-iwan kayo ng konting mensahe. Kahit ano! Kahit awayin nyo ko! Pero aawayin ko din kayo. Diba? Para mas exciting! O kaya, i-chat nyo ako sa ating Facebook page para sa mga pagbati na may kalakip na larawan para naman ating mabigyan ito ng kaunting kalampag at payanig. Alright! At lubos na pala salamat din po kay Ginoong Ramon Narciso para po sa ating naitampok na kwento. Maraming maraming salamat at pagpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone, and stay awesome. Peace! Para sa kapwa.